Alam ko na ako kung ano ang naganap sa aking ama. Kaya pala masama ang pakikitungo sa akin ni Padre Damaso. Dahil siya pala ang nanira at lalong nagdiin sa aking ama. Eho, huwag ka rin magsasalita kay Maria ng masama tungkol kay Padre. Alam mo namang mahal na mahal niya ang kanyang ninong. Ano ang ginagawa mo rito? I'm back. O bay, pinalayas na sa bahay ng aking nobya. Dito na po muna ako ulit titira, kundi po nakakahiya sa inyo. Liham po, para kay Senyorita Maria Clara, mula kay Senyor Ibarra. Nagbalik ang estranghera sa bahay ni Crisostomo. Mainam na siya ay sumulat. Dadalhin ko ito kay Clarita. Hindi dapat mabasa ito ni Clarita. Lalo lamang talagang madudurog ang kanyang puso. Mas madudurog ang puso ko kung si Clarita ay hindi susunod sa anumang utos ng Friday. Dumaan ako para personal na imbitahan ka para sa aking mga opisyales at mga kapitan itong bayan. Hindi naman po ako opisyal, kaya kapitan. Tinataguri kitang isang importante at mahalagang tao ng bayan ng San Diego. Mayroon tayong special na dadaluhan na isang salo-salo. Ako na magpapasya. Sumama ka na iya at huwag ka nang tatanggi pa. Magandang idea pa ba kung dumalo tayo sa pagtitipon? This is your chance to show them the best version of yourself. Kasama si Crisostomo. Hindi yata siya naimbitahan. Wala talaga akong gana. Pwede ka na nakalaman. Pagkat na iyan na siya. Bakit siya nandito? Hindi nang pinagtataka ko. Maupo ka na dyan. Dahil sa ganun, nakatabi mo ang iyong nobya. Huwag mo na silang pigilan. Nakakaya sa mga bisita kung mahalata nilang may problema. Nagagalak akong makita kang muli, Binibini. At kayo din ako, Ginoo. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ho ba si Kapitan Santiago? Ako hinahanap mo. Bakit? Meron po kayong kalatas mula sa Maynila. Birhing Maria at Santo ng mga Himala, isang magandang balita. Darating ang kataas-taasang Kapitan General. At ako ang isang magiging punong ambala sa kanyang pagdating dito sa San Diego. Eso es un honor para ti, Santiago. Eh kung gayon, kailangan kong ipalinis ng maigi ang bahay. Yes, Bella, Tata. It's the land. Hayaan mo na sila. At huwag ka nang tumingin sa iba. Sa pagkain ka na lang tumingin, inibinig kayo. O kaya sa akin, na kapo ay marinam na. Kumay. Mas afortunado de verdad, Santiago. Pagkat sa'yo ay tutuloy ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Yeah. Salud! 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 Kapitan Santiago, marahil kailangan maghanda ka ng isang pagtitipon bilang alay para sa ating kataas-taasang Kapitang General. Gagawin natin yan. At lahat ng nandito, imbitay natin sa isang masaganang piging sa oras at petsa na nanaisin ng Kapitan General. Santiago, invitar nosotros mi esposo sa Tagirio.
Hindi natin dapat palagpasin ang pagkakataon na magbigay pugay sa sugo ng hari ng Espanya. Di ba? Hindi kayo mawawala doon. Imbitado ka. Maria. Bakit hindi ka pa nagsisimulang kumain? Señor Ibarra, patid ko, magagalak ang kanyang kataas-taas ang Kapitang General dahil sa pinagagawa mong eskwelahan. Hindi na ako magtataka na, kagaya kay Kapitan Tiago, ay dumalaw sa inyong tahanan ng kanyang kamahalan. Malaking karangalan po para sa akin kung mangyayari yun. Salud! Buenas tardes a todos! Disculpadme por llegar tarde. Buenas tardes, padre. Lakot. Ito na naman ang demonyo. Ah, number 16 mas laman. Eh? Sentaw, sentaw. Ah, dito na kayo maupo sa aking upuan. Gracias. Perdóname, parece que he interrumpido la conversación. Adelante, continuad, por favor, sí. No, iyong reverencia. Binabati ko lang si Señor Ibarra dahil sa kanyang pagpapatayo ng eskwelahan dito. Mm. Aba, mahusay ang kanyang kinuhang arkitekto, isang perito. Ang tuta lang ang nangangailangan ng perito. Mas mababa pa siya sa Indio. Matulad ba ng mga nagpapagawa at nagpapatayo ng kani-kanilang bahay? Eh, yung isa dyan na nabalitaan ko eh, kumuha pa ng arkitekto para makapagpatayo lang ng paaralan na apat na dingding lang naman ang kailangan! Maiba ko na napakahusay ng inyo na sermon kanina sa misa. Ay, gracias, gracias. Alkalde, alam niyo ba yung mga Indio? Yung mga yan, matuto lang ng konti. Abay, kung makaasta, akala mo kung sino na. Katulad ng mga tuta na nakapag-aral daw sa Europa. Pigilan mo ako, papatol ako sa matanda. Pamanhin, Padre. Oho. Ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay hinangaan ng mga opisyalis ng ating gobyerno para sa kanyang pagiging pilantropo. Ganun ba? Bakit? Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Ang mga nahaluan lang ng ilang patak ng purong dugong Espanyol? Ang mga nabiyayaan ng ilang real? Aba! Akala mo'y kung sino na't hahamakin na ang lahat at pinagmamalaking may daladala siyang pagbabago! Katulad ng ama niya! Yung ama niya na namatay sa karsel. Namatay ang inyong ama sa loob ng kanyang kulungan. Nag-iisang namatay sa karsel. At yung bangka ay pinatatapon pa nga sa ilong. Sigurado ko, nasa ilalim ng lupa ang isang niya na pagkalalim-lalim, abot doon sa impyerno. Ang hindi kumikilalang mga palalo at hindi gumagalang o sumusunod sa kapangyarihan ng fraile ay siguradong isusumpa at paparusahan ng Diyos.
Katulad ng ginawa kay Don Rafael. Sir? Sir? Ay! Gusto na ang inyong paninira. Apuri sa akin! Sundo! Sundo! Ibarra! Sundo mo! Lumayo kayo! Kung ayaw niyong madamay pa! Sir? Sir? Ay! Gusto na ang inyong paninira. Apuri sa akin! Sundo! Sundo! Ibarra! Sundo mo! Lumayo kayo! Kung ayaw niyong madamay pa! Sundo mo! Inaante! Batid kong kayo! Ay mga minamahal na ama, kung kaya't ipagtatanggol mo rin siya, kahit sa panlilibak, maski na ng isang fraile! Kalmate. Ang aking ama, fraile, ay isang taong bukas palad sa lahat ng mga nangangailangan. Eh, siloko! Isang tao na may respeto sa bawat tao, pobre man o may kaya, si Don Rafael Ibarra ay may dignidad at integridad na hindi kayang wasakin ni naman kahit sinalaula pa ang kanyang bangkay at lipingan. At kayo! Basta yan, senyor. Fraile, ang inyong reverentia, minsan tinuring na mahal na kaibigan ng aking ama. Hindi ba't bukas ang pintuan ng aming tahanan para sa inyo anumang oras? Hindi ba't anumang hilingin ninyo na pananalapi ay binigay ng aking ama? Ngunit ano, may ginanti ninyo? Kasuklam-suklam ang inyong paglapastangan sa kanya. Kung kaya't ako'y pagod na sa pagtitimpi, bahala na ang may kapal. Isang humatong sa manggal. Subukan mong tumakas at lalo ka masasaktan! Diyan lamang kayo. Hindi pa wasto ang pagtitimpi ko sa inyong reverentia na walang galang. Hindi ba't saksi kayong lahat nung ako ay inalipustan niya sa kanyang sermon sa simbahan noon? At ngayon, nagtungo siya rito upang ipamukha sa akin na tama ang kanyang ginawa sa pangbabastos at pagtaksil sa aking ama. Kaya't husto na! Clarita! Hindi na! Clarita! Por el amor de Dios! Eso basta ya, Jesús, te ruego. No va a morir, Jesús. Utan de nuevo, Jesús, te voy a morir. Jesús. Y si mismo, ang kinabukasan natin. At ang pangarap ng pamilya natin. Naman, Jesus, no. ¡Hijo del diablo! ¡No tienes cojones! ¡Hijo del diablo! Diyos mío, ano lang mangyayari kay Maria Clara at Crisostomo? Sir Ibarra! Amigo, anong pumasok sa iyong sentido at nagawa mo yun? Kay cabron, amigo! Tienes cojones. Ngunit ikaw ay isa pa rin merda. Patid mong makasira ito ng iyong magandang kinabukasan, hindi ba? Huwag mo nang pagalitan. Isang nag-meltdown yung tao eh. Tsaka isa pa kasalanan din naman ng Padre Demonyo yun. Umpisa pa lang naghahanap na siya ng gulo. Diba, sir? Ngunit, winakasal din ang ating amigo. Amigo, batid mong ito ay magudulot ng isang matinding reprokasyones, hindi ba? Paano ka? Handa ka na rin bang makulong gaya ng iyong ama? Handa na ako. Kahit na mamatay pa.
Ikaw kasi. Bakit inaway mo pa? Ito parang panics to eh. Panics? Anong ibig sabihin ng panics? Nasaan na ang tubig? Por favor! Nakita niyo ang ginawa niya sa akin? Muntik na niya akong mapatay! Talagang manang-manas niya sa kanyang ama. Ninong, ako na ho ang humihingi ng paumanhin para sa akin, nobyo. Unawaan niyo na lamang ho siya. Hindi lamang niya napigilan ng kanyang sarili. Dahil inaglahin niyo rin naman ang kanyang ama. No lo defiendas, Maria Clara. No lo defiendas. Nakita mo, hindi ba? Nakita mo, muntik na niya akong mapatay. Kung hindi mo pa siya inawat, baka ngayon, pinaglalamayan niyo na ako. Hijo de Diablo! At ang mga parhatang yun sa inyo, totoo po ba yun, Nino? Wala kang nalalaman sa mga pinaggagawa ng kanyang ama. Pero wala ka rin nalalaman kung bakit kinakailangan silang napastanganin. Wala ho ako nalalaman dahil wala nagsasabi sa akin ng katotohanan. Ito ang totoo, Maria Clara. Pinatunayan ni Crisostomo na wala siyang ipinagkaiba sa kanyang ama. Él es un hereje también. Uminahon ho tayong lahat. Padre, baka muli kayo manghina. No te metas, Santiago. Magbabayad ang animal na yan. Hindi niya iginalang ang sugo ng Diyos. Dinapastangan niya ang simbahan. Hindi na siya muling makakatungtong sa simbahan, kaya't karapat-dapat lang talagang parusahan siya ng ekskomunikasyon. Hindi na siya makakatungtong pang muli ng simbahan kailanman. Hindi na rin siya tatawagin na katoliko kahit kailan. Nunca más! Nino, namamakaawa po ako. Huwag naman po. Pagkat ang gagawin niyo ho ay nangangahulugan, nalalayo na siya ng lahat. Paano ho kami magpapakasal kung isa na siyang eskomunikado? Ayan, Nino, nagmamakaawa ako sa inyo. Patawarin niyo na ho ang aking nobyo. Bigyan niyo ho siya ng isa pa magkakataon. Tarungay ko, Nino. Tarungay ko. Ay, no. Hindi na dapat talagang matuloy ang pagpapakasal ninyong dalawa. Dahil walang dadalhin sa buhay mo ang isang yan kung hindi dilubyo, sinvergwensa. Kaya talagang hindi na ako papayag na magpatuloy pang may relasyon ka sa kanya. Nino, kung totoo mahal niyo ako, magbibigyan niyo ang aking kahilingan. Patawarin niyo na ho ang aking nobyo. No. Titiyakin ko na hindi lamang sa lugar na ito at sa simbahan na ito siya magiging ekskomunikado. Maging sa buhay mo, magiging ekskomunikado siya at sa buhay nating lahat. Wala na tayong magagawa. Nagpa siya na ang fraile. Gising na siya. Maayos ka na ba, iha? Papa,
Tia, por favor, kausapin niyo ang ninong. Kumbinsihin niyo siya na huwag na akong ituloy ang pagpataw ng ekskomunikasyon kay Crisostomo. Ngunit, Iha, kung ano naging pasya ng ninong mo, wala tayong magagawa. Nakita mo naman ang ginawa ni Crisostomo, di ba? Pero, Papa, kilala niyo naman si Crisostomo. Nasaksihan niyo ang aming paglaki. Alam niyo ho ang tunay na pagkatao ni Crisostomo. Hindi ho siya masamang tao. Siya ho ay isang mabuting Ginoo na may malambot at banal na puso. Sa katunayan nga ho ay ang ninong ang nagpakita ng kamalian kanina. Ang sino man pong dustay ng magulang ay magagalit din. Kaya batid ng lahat na ang ninong ay may kasalanan. Miss Maria Jose, Iha, huwag ka magsalita ng ganyan. Parang hindi mo nariiginalang ang Diyos. Maria, ulitin mo pa ito. Pagsalita ng masama sa file, ay talagang kagagalitan na rin kita. Papa, ano ho ba ang tunay na dahilan? At bakit namuhi ang ninong sa ama ni Crisostomo? Totoo po ba na hindi ginalang ng aking ninong ang bangkay ng ama ng aking nobyo? Huwag na nating pag-usapan to, Maria. Bakit naman po hindi, Papa? Ano ho ba talaga ang tunay na nangyari? At bakit nagkaroon sila ng hinduhaan? Bakit pati ang bangkay ni Tio Rafael ay hindi ginalang ng aking ninong? Kanino mong nalaman ng mga bagay na yan? Kay Crisostomo ba? Iha, huwag ka na magtatanong pa dahil magkalit ang iyong ama. Matuwa rin ako ng Diyos. Ano ko ba talaga ito na nangyari? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Bakit ganun na lamang ko ang suklam ng aking ninong kay Crisostomo at kay Tio Rafael? Huwag mo nang alamin ang mga bagay na hindi na dapat pinag-uusapan pa. Lalo na't hindi ito magbubunga ng mabuti para sa'yo. At baka lalong matulad ka pa sa nobyo mo na nawala ng galang sa fraile. Nautang na loob, Maria. Huwag ka nang magtanong at magsalita pa. Kawawa ko, Iha. Tinatama ang iyong papa. May mga bagay na hindi na dapat inaalam ng mga babae tulad natin. Huwag ka na magtanong, Iha. May mga bagay talaga hindi na dapat na iniintindi pa. Ngunit, Iha, naawa na ho ay kasusto mo. Masisira ho siya. Mawawarak ang pagkatawat ng kinabukasan ng aking nobyo. Ipagdadasal na lang natin ito. Naway, naway kalugtad ang Panginoon si Crisosto. Kami ay namangha ng guro sa pag-awit ng mga batang nagbebenta ng kandila kanina. Nakatutuwa. Hindi na rin ako makapaghintay na makita magawa ang iyong eskwelahan. Kapag mangyari ang pasinaya, ay tuloy-tuloy na. Baka sa huling buwan sa isang taon ay nakatayo na. Maaari na nating simulan ang pagkuha ng mga guro. Kung gayon, Crisostomo, maaari rin ba ako magturo doon? Gaya ng mga padre doon sa kumbento, natuturo rin sa amin. Kahit na musika. Malaking bagay sa isang bata ang musika. At lalong lalawak ang kanilang imahinasyon at... At siya ay magkakaroon ng mas masayang disposisyon sa buhay. Dahil bukod sa sining ay gaya ng musika, naglilinang ito sa isipan ng isang pasli. Tama ka. Yun eh kung papayagan ako ng papa at ng ninong,
Ngunit sa aking palagay ay hindi nila ako pahihintulutan. Mahal, hindi na bale. Dahil kapag ikaw ay asawa ko na, hindi na kailangan humingi ng permiso sa kanila. Ako, bilang asawa mo ang magdidesisyon para sa'yo. At ang aking pasya, ay sundin mo lahat ng nais mo. Kasama mo ako na magtuturo at mga ngarap. Sigurado ka ba sa init ng tubig na ginamit mo sa tiyaa? Oh, halina muna at magmerienda kayo. Oh, ipinadala yan ni Doña Carmen. Nagpadala. Naku, Crisostomo, tikman mo ang pinadala. Tila hindi na mangyayari pa. Ang mga pangarap na yon. Sir. Oh, my name is Kai. Okay lang po yan, sir. Well, actually, hindi nga okay. Pero naiintindihan ko po ang nararamdaman nyo ngayon. At naiintindihan ko kung bakit nyo nagawa sa Prile yun. Ako man din. Pag nilait ng gano'n ang magulang ko, Diyos ko, patawarin ako. May isip ko rin pumatay ng tao. Tama si Fidel. Winasa ko na ngayon ang kinabukasan ko. Namin ni Maria Clara. At wala na akong naninag na liwanag pa. Ito na marahil ang simula. Ang unang hakbang patungo sa aking madilim na pagkawasak. Padala na ako ng reklamo sa korte. Nagpadala na rin ako ng sulat sa ating arsobispo. Higit pa sa bato ang dudurog sa kanya ngayon. Kausap ko ninong mo. Pa? Naway mag-iingat si Senyor Ibarra. At kayong mga nilalang na malapit sa kanya.